All right, good morning, good afternoon, good evening. All right, so this is PSEI Recap. Today we will be reviewing yung mga position na pwede nating bantayan at least for the whole week. And at this point in time, yung ating mga entries would be very precise and yung timing dapat halos precise din because magiging mahirap yung market pag ganito, no? So again, bagamat ganito yung market, there will be a position na pwede pa rin natin tignan kung ano yung mga pwede natin pasukin. And yun nga lang, mas mahirap and mas mabilis yung turnover. And if you're usually taking profit, let's say for example, sa 15% sa 20% gain, mas magiging mahirap din na magkaroon ng ganun. So mabilis yung turnover. Unless we see another drivers, which I see sa mga quarterly reports, medyo I think that would be on the end of March, no? Or mga first week ng April yan mga magdadatingan yung mga quarterly report na pwedeng ano, pwedeng maging catalyst at this point in time. So, again, there will be few breakouts. A handful of stocks will move against the market. And mostly magkakaroon ng breakdown and bounce and reversal yung mga pwede natin makita, no? So again, we're going to review, and before we do all that, let's now yung ating have yung quick word from our sponsor. This comes from Philippians chapter 2 verse 4. Let each of you look not only to his own interests but also to the interests of others, no? So ang talagang pumapasok dito sa akin, no? As believers, we should be helping each other. And ano pa ba? Ito, no, personal experience ko nung nalaman ko na the Bible is really telling the truth and lahat ng mga nandito is we should be carefully studying. One of the few things, no, na ginawa ko, hindi kasi ako ano eh, hindi kasi ako ganito dati nagsishare and hindi mo ko makikita magsasabi na magbasa ng Bible. One of the few things na ginawa ko agad, nagdasal ako na sana sabi ko, makapag-share ako and yung mga kamag-anak ko, no, like yung mother ko, brothers and sisters ko, pinagbibigyan ko ng copy. No? Copy, maliit lang na Bible and then yung mga pinsan ko na malapit sa akin, no? Tawag dito, yung malapit sa vicinity ko, nagbigay din ako ng copy, no? So again, that's one of the few things, no, na pwede mong gawin, but kanya-kanya yan, eh. Kanya-kanyang ano siya. Kanya-kanyang experiences. So again, this is one of the few verses na sana serves as a reminder, no, to all of us na to keep sharing and to keep reinforcing yung ating mga kapwa believers and yung ating mission naman dito is talaga malaman ng tao lahat na kung ano talaga yung totoo. So again, medyo mahirap or so from my experience because sometimes sinasabi mo sa kanila parang hindi nila magets kasi siguro pare-pares naman tayo ng background sa no sa Pilipinas, no? And minsan hindi nila magets pa kasi parang personal journey nga to eh. Yung maturity mo. And then basta ganun lang, you keep on sharing because nagkakaroon ka ng burden eh sa sarili mo na to tell the people, no? What you believe and what you finally understood sa Bible. So kaya I always encourage you guys to read the Bible because alam ko once you read the Bible, meron at meron kang makikita at it will open up your eyes, no? Once you start reading the Bible, ako naman nag-umpisa small verses lang, few verses may nahanap ako and then na-realize ko na lang I was also reading na pala na maramihan. So ganon, keep reading the Bible and because we do not know, no? Medyo we do not know if the time kung kailan darating yung oras, no? So again, keep reading the Bible because
all of the truths and all of the teachings nandito na yan, no? So again, we will be looking at the positions that looks interesting. Again, kung wala kayong sapat na experience dito sa ganitong market na napakahirap yung execution and timing, stay on the sideline na lang muna and then observation na lang. So, pwede rin naman yun. And again, anything that I would say at this point in time, pwede ka pang matalo, no? Kasi there's so many moving parts sa trading na pwede mong gawin, like timing, yung sizing ng position, yung tolerance mo sa drawdown, right? So, maraming position ay maraming factors sa psychological, 'di ba? Emotional na ano na aspect ng trading. So, kung ano yung sasabihin ko, at least you try to review and you check for yourselves kung fit ba dun sa style mo, and if not, you might want to avoid it, no? All together, no? So, first on our list would be ATN holdings. Alright, so we see yung sa ATN, so nag-hold yung support dito sa area na to, and then sa area na to, so that's good. Right, it's moving in a range since I think December pa, no? So, medyo sideways siya. And right now, it looks like it's going to test itong resistance na to. And if I remember it right, nahuli natin to eh. Itong spike na to. Kasi nga, nag-move siya ng pag-anon, then nag-spike. Hopefully, nakuha nyo. But if not, kung ganito yung market, I would more than likely to see kung sidelines muna ako, no? Hindi muna ako papasok. Gusto ko makita kung paano niya i-break tong resistance area na to. And then, pag-break niya, most likely siguro doon na lang ako papasok doon sa pagbaba niya sa support, no? Kasi medyo kung papasok ka ngayon, you could earn big, but ang problema mo dito malaki din yung ano mo, yung potential na maipit ka rito or mag-consolidate muna, no? So let's try to check and see, may more volume siyang konti. Let's try to check and see kung how it will break yung resistance area na yan, no? Para sa akin, ganun yung naiisip kong gawin dito sa ATN, eh, no? One of the few options that we could go to. Right. Next on our watch list would be Macro Asia, no? MBP ng 2007. It has been on the downward spiral. And ba't pumasok to sa watchlist natin? This is big volume, no? Makikita mo rito. And from what we see, we're seeing a support, no? At this area, itong level na to, mga 1850 to 1820 area. Right. So right now, medyo malabo pa, no? We don't know what's the meaning of this. But definitely, we're going to look this, no? We're going to track this MAC. Alright, at this point in time, we'll just treat this as a bull trap or accidental volume, no? So, if this is true, dapat yung mga susunod succeeding days, makikita natin na malalaki din yung volume niya relative to the average, no? We'll try to check and see kung ano yung magiging reaction nitong MAC, no? How its price will develop at this point in time. So, again, on the sidelines ka lang muna sa Macro Asia. And let's see kung ano yung magiging movement nito for the next succeeding days. The volume is very, very interesting. But we don't know, no? Baka bull trap lang to. Let's try to check and see. Alright. Next on our watch list would be PLDT. Sir, falling siya. Bakit natin nalagay sa watch list? Alright. So, tama kayo. This is a falling knife, but I'm seeing very significant volume, no? Last Thursday, nag-spike up na siya rito, and that is one of the indication that the bear is exhausted, no? From this point to this point, I think this is more or less 30%, and what we are gunning for is for another 10%, no? This area,
and papunta rito sa resistance area na to. So simple lang, I think that is 10 to 11%. Alright, so we did see na yung exhaustion for this type of trades. You might want to check and see kung makikita na natin finally yung confirmation ng reversal candle. If not, avoid nyo muna to, let it fall, and dun tayo papasok kapag once we see na yung reversal candle and yung confirmation. Right? So again, PLDT, you just have to have a mental map na maisip mo na PLDT, this is one of the stocks na mahihina nung nagkaroon ng rebalancing MSCI. Para sa mga susunod in the future, next to 3 to 6 months, maiisip mo agad yung mga ganyang mental map. Yung mga opportunities naman dyan makikita mo, once you try to observe, if medyo mahina na sa pag-memorize, lagay mo lang sa papel para maintindihan mo, no? Na yung mga trades and yung mga observations na nakikita mo sa market. Because, kinakailan, i-incorporate mo yan, eh, no? What is happening outside of the market, what is happening to the stocks mismo, right? So, what are the other buyers and sellers are thinking, di ba? So, yan yung mga ibang mga factors na dapat you should also be incorporating, especially if you are daily candles, no? If you're intraday, probably not. Pwede mo i-disregard yung mga news na yan or yung mga ganyang analysis. But if you are on a daily candle, or especially if you're on a swing position trading, mahalaga yung mga ganyan. Alright, so ganun. We're just waiting for the confirmation candle para dito and yung reversal candle niya para sa PLDT. And kung hindi yan magpapakita, don't touch this muna, itong PLDT. No? But from what I see, meron na ako nakikita na exhaustion on the seller side. And yan yung mga inaabangan natin. No? So medyo pagod na, kabebenta. Alright, let's now move on sa ating isa pa. Alright, sa PEN, it's looking good, no? It's looking good for FINMA Energy. At least itong area na to na 130-129 is a very, very solid support at this point in time. And again, this week would be very critical para sa PEN because marami nag-aabang talaga dito, you know, sa magiging movement ng PEN. Inabot na siya ng bear market. The best thing that we could do at this point in time, pumesto, no? Dun sa support area na yon, and let's just hope for another catalyst or disclosures na pwedeng mag-push nitong PEN, no? FINMA Energy. Again, maganda rin naman yung ano nito, yung backstory nito, right? So, alam niyo naman yun with the AC Energy deal. Alright, pwede kang pumesto, no? Tapos, you just capitalize doon sa sudden spike na mangyayari dito if magkaroon nga ng magandang catalyst, no? But right now, if walang catalyst or mga we don't see yung formation ng mga proper, proper formation, you must just want to, watchlist lang muna itong PEN, no? Because you don't want to get trapped dito naman. Baka mag-consolidate, no? Kung ilang weeks yan. Alright, so hindi rin naman maganda para sa iyo yun. Alright, next on our watch list would be EEI. I think Monday last week, napakagandang volume. And then, biglang nag-cover, no? Nag-cover yung, ibig sabihin, nagbentahan din pabalik. And looks like it's going to even close dito sa support area na to, which is, I think, not a good news, no, for most of us. And I think that's an opportunity, no, kasi pwede mangyari dito yung mga nagbilihan dito, if they don't get enough buyers on the way sa pababa, pwede mangyari dito it will close itong gap na to, and then baka mabasag niya pa yung support, no? So again, keep this on your watch list because napakaganda opportunity naman, no? Once we see itong breakdown sa support, kung ganun yung mangyayari, no? Again, EEI, meron deal to, you know, with a Japanese firm, and yun nga lang, no? Good news on the bear or not so good market, medyo minalas-malas na itong EEI.
I think kung hindi lang siya inabot ng ganitong market, I could definitely see it reaching itong level na to eh, no? But yun nga, medyo good news, bad timing yung nangyari sa EEI. Again, just keep this on your watch list, itong EEI, because mahirap di liquidate eh, no? Yung ganyang kalaking volume. And ang inaantay natin dito, baka ma-prostrate yung buyer na yan. Pwede mag-breakdown pa yan lalo. No? Or if matapang-tapang talaga siya, he will definitely buy up yung mga nagsisell para patigilin yung presyo doon, no, sa area. No? But right now, just keep it on your watch list, itong EEI. Let's now move on, no? So, again, pagka ganito yung bearish yung market, marami yung mga place na manggagaling sa ibaba, no? Ay, sa ilalim, I mean, no? Yung mga reversal or yung mga heavily battered stocks nung maganda yung takbo ng market, sila naman yung magagaroon ng spotlight para sa ganito mga situation, no? Right now, with the case of beta, alright, so itong malaking candle na to, you see yung the lower end nito, as long as hindi yan nabibreak, beta is going to look good, no? And if you're going to watch yung price action niya, he's on a slide down, right? So biglang nagkaroon ng volatility rito, ibig sabihin there are buyers, medyo pumapalag na sila, no, at this point in time. And that's good, no? That's good for Vita, even though nag-close siya on a negative side. You have to view that as good, no? Kasi we're seeing breaks, we're seeing slowdown ng mga sellers, no? Right now for Vita, again, for reversal and yung mga ganitong place, mas maganda sana you wait for the confirmation candle, yung green candle. But knowing what beta is capable of doing, usual ito, pag nag-reversal candle naman or confirmation, mabilis. Like mga 5-7%, easy-easy lang dito because mabilis nga galawin itong beta. But right now, kung makakabili ka dito sa area na to, I think if you're going to measure, that's more than, I think, 24-25%, no? So that is a good risk to reward ratio, no? Tapos ang gawin mo na lang, very very tight cut loss para sa beta if it break down below dito sa ating expected na support area, no? So ganun na lang, mabilis na cut, and then pagkatama naman tayo, let it run, no? At least for the 24-25% na percentage gain, no? So next on our watch list, again, tulad ka ng sinasabi ko sa inyo, kapag ka ganito na medyo on the negative side or bearish side yung ating market, yung mga reversal plays na ganito, yung talagang tinatakbuhan ng mga traders ngayon. And right now, we have yung web, solid support at 3 pesos. So again, it's going to be retested this week. And we could position ourselves para sa isang mabilis na swing above 340, and then another target natin would be above 380 area, no? So again, web medyo bugbog na bugbog, pero ang gusto ko dito, there are lot of volumes dito sa area na to, no? So again, itong web, if makakita pa tayo ng maganda-gandang disclosure, mabilis din gumalaw itong web, no? I think this trade passed above 10 dati, no? So again, yun lang, no? So ito na lang kasi yung mga ano eh, yung mga position na I could see na pwede magkaroon ng place. So again, be very very careful sa mga position ngayon. The market is not that very good, and you should at least, no, kung hindi ka sanay sa ganitong market, you should be on a sideline na lang muna, no. All right, maraming salamat sa panonood. This is PSI Recap.